May mga reseller na kapag tumawad yung customer is nagagalit, sasabihin nila, bro, ang barat mo naman. Tapos yung iba ipopost pa. So, welcome back to my channel, Potatoes. Welcome back, mga patatas. So, bagong lahat, gusto ko muna i-announce na meron tayong giveaway. Isa tong... Alam niyo kung ano to. Tangina mo, ginagawa mo! Jordan 1 Court Purple, guys. And paano makasalik? Ano yung mechanics? Lalagay ko sa ano? Lagay ko sa description below. Check nyo na lang. Pero ang main thing na para makasalik kayo is kailangan kasalik kayo sa Facebook group na Jordan Brand Only. Para doon tayo pipili ng winner. So, dapat naka-join ka sa Facebook group na yun. Kasi gagamit tayo ng comment picker. So, yun. Sana manalo kayo, guys. And marami pa tayong giveaway. Tabi muna natin to. Okay, so, ang pag-uusapan natin ngayon is Top 5 Reseller Mistakes I Wish I Knew. Haba, no? Pero basically, ano lang to, guys, since about reselling yung channel natin. Actually, hindi siya about reselling. About me na lang, ganun. Pero since nagsistart tayo ngayon sa reselling, reselling tips and tricks, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga Top 5 na naging pagkakamali ko nung nag-resell ako. Nung nag-start ako mag-resell. Okay, so, ano to, guys, opinion-based to. So, hindi lahat ng sinasabi ko is pwede mag-work sa inyo. Sinasabi ko lang ano yung mga naggumana para sa akin. Reseller mistake number 1 is ito yung mga masyadong mataas na pagpatong sa presyo. At take note, guys, hindi naman malima sa mga magpatong. Ang kaso lang is yung chances of selling mo yung pair is sobrang minimal, 'di ba? Sobrang minimal na sobrang hirap magbenta ng mataas na presyo kasi syempre, kung isipin mo, parang ano lang 'yan eh, parang tindahan. Kung maraming nagbebenta na mas mura sa iyo, syempre doon sila bibili, 'di ba? Paano mo nasabi mabilisan? Halimbawa, itong Court Purple natin, ang market price nito ngayon is nasa 9,500 to 10,500 dito sa Philippines. So, kung magbebenta ka sa mga 13K ganyan, 12K, okay lang naman din yun. Pero, syempre, isipin mo, mas bibili yung mga tao sa ano, sa ibang seller, which is yung 9,500 yung binibenta nila. So, yun yung mistake number 1. Kapag nagbebenta ka ng mahal, lalo na yung mga Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5. So, basically, 2 to... 9 ata. Ito yung mga pairs na nagka-crumble. So, advice ko sa inyo, huwag nyo masyadong i-hold to ng matagal. Lalo nung small reseller pa lang kayo. Kasi, baka mag-crumble sa inyo to. So, yung revenue nyo, yung kita nyo, mawawala, di ba? So, alam mo yun, flip and sell ka lang palagi para yung pera mo ikot ng ikot. So, tip number 2. Buying general releases. Ito naman, guys, ano to, case-to-case basis. Kasi, nung nag-start ako mag-resell, bumibili ako ng mga, alam mo yung mga general release lang, lalo na yung mga Nike, yung mga runners, yung mga Flyknit, ganyan, mga racer. So, kasi guys, ang tip ko sa inyo, mag-focus kayo ngayon sa Jordans lang na pair. Kasi, ano to, ito yung mga tingin ko nasa market ngayon. Kasi yung mga Nike, yung mga runners, ganyan, mga Asics. Dati bili ako ng bili ng ganyan kasi mura nga, diba? Huwag kayo masyado bumili ng mga general release. Lalo na kung mga Nikes and yung mga Jordans na, alam mo yun, yung non-numbered naman. Huwag na kayo bumili nun kasi sobrang hirap ibenta nun, guys. Promise, tiwala kayo sa akin. Mistake number 3 is palagi kayong cash is king. So, ito yung mga sinasabi palagi ng mga reseller. Cash is king, diba? And hindi naman malito. What? Pero, ang advice ko lang sa inyo is palagi kayong mag-aim ng trade. Kasi kapag nga nakikipag-trade kayo, dapat lamang kayo palagi. So, explain ko sa inyo bakit kayo lamang palagi kong trade. Kasi isipin nyo, si Jollibee tsaka si McDo. Sambawa, si Jollibee size 10. Si McDo size 14. So, si... Basta, mahirap explain, guys. Gagawa akong video about doon next time. NANI? So, palagi, tandaan nyo, palagi kayong makipag-trade kasi palaging lamang ang trade sa cash, diba? So, yun. I mean, mistake number 4 is being unmotivated. So, minsan, guys, sa reselling, may mga days talaga and may mga times na lugi kayo, may mga times na nalulugi rin tayo, may mga times na lose tayo sa mga trade, ganyan. Para paikutin natin yung pera. Kesa malugi tayo and, alam mo yun, yung pag-ikot ng pera is tumigil, kailangan mo na ibenta yung pera mo para makabili ka ng ibang pair and para matry mo yung chance mo sa iba na kumita, di ba? May mga times na ganito na tatanggal yung motivation natin as a reseller. Alam mo yun, parang nawawalan ka na ng pag-asa. Pero guys, isipin mo, ano lang to, parang buhay na may ups and downs. So, kailan mo mag-survive. And dumating na rin ako sa point na to kasi nung bumili ako ng kotse, sobrang dami, sobrang laki ng ginastos ko. Kasi, ang daming sira, ang daming gawa. So, basically, halos lahat ng pera ko na napunta sa, na naipon ko, napunta sa kotse. And sa
mga other stuff kasi bili ako ng bili. And mali rin yun, guys. Take note. So, nag-bounce back ako recently lang nung nag-start yung ECQ kasi syempre nasa bahay na ako palagi. More time of finding pairs, more time of talking to people, more times of connections, more times of, alam mo yun, more time na magiging focused ka sa shoe game mo, diba? So, yun. Huwag kayo ma-motivate if nalugi kayo sa isang trade lang kasi for sure, angat ulit yung business mo, diba? Kita ka ulit. Ang very important thing na pagkakamali is eto, guys. Take note. Pag-usapan natin to ng matagal. May mga reseller na kapag tumawad yung customer is nagagalit. Sasabihin nila, bro, barat mo naman. Bro, grabe ka naman tumawad. Parang garabalan. Yung mga ganun. Tapos yung iba ipopost pa. So, eto yung pinakamali na nakikita ko sa mga reseller. Kasi, para sa akin to, guys. Para sa akin. Reselling is, ano siya, bargain siya. Negotiation, bargaining, pakikipag-usap, connections, diba? Hindi naman to, ano lang eh, pera-pera lang. So, kapag ginagano mo yung customer mo, tinatrash mo, grabe ka naman tumawad, wala ka namang alam sa sapatos, yung mga ganun, may mga reseller talagang ganun, tapos yung iba ipopost pa, ipapahiya ganyan. So para sa akin, hindi ako nagaganon, bihira ako magganon guys, kahit yung mga finiflake ako, may kita yan ng ibang tao, kung isipin mo, hindi na sila tatawad, hindi sila makikipag-negotiate sa'yo kasi, isipin nila, ano, baka ipost ako neto, hindi ko na lang itatawad, so yung mga customers mo, mababack off sa'yo, diba? Ang tip ko sa inyo is kapag naman, kapag tinatawaran kayo, isipin nyo palagi, hindi na uubos ang customer. Diba? If alam mong maganda yung pair mo, magtiwala ka dyan. Huwag na kayo magsayang ng oras, mag-post, comment, para ipahiya yung buyer mo. Huwag nyo na gawin yun, guys. Move on na kayo and ibenta nyo na lang yung pair nyo ka, diba? Kasi importante, makabenta kayo. Hindi importante yung ipahiya nyo pa yung tao, ganun. So, sa mga magsasabi naman na para matuto, para hindi na makapang-victima ng iba, tama rin naman yun, guys. Pero, para sa akin kasi, mas focus ako sa time na ibenta yung pair ko. Ayoko na pag-issuehan pa sa mga kung ano-ano. Post ko na lang to ulit. Pag binili, okay. Pag finlay ako, okay. Move on, diba? So, yun. Very important yun, guys. Ano to, guys? Real experience to. May mga sa mga ukay, yung mga bags, ganyan. Kasi bumibili ako ng mga luxury bags, ganyan. Para i-resell din. And kapag tumatawad ako sa kanila, minsan nagagalit sila, sabihin naman, ang barat-barat mo naman. Ang nangyari sa akin, as a customer, hindi ko na sila kakausapin. Kasi, syempre, baka tumawad ako, magalit na naman sila, diba? So, yun, guys, wag niyo na kayong mangpahiya or wag niyo na i-post, wag niyo na trash talkin yung customer niyo kung tumatawad man. Move on na lang kayo, guys, and magiging mabait kayong seller. So yun, guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Sana wag niyo na gawin yung mga pagkakamali na to, yung mga mistakes na to kasi napagdaanan ko na to and ito yung nag-held back sa akin para tumagal yung pagkita ko, tubo ko sa mga pairs. Sana may natutunan kayo and sumali kayo sa Jordan Brand Only na group kasi nandiyan yung paraffle natin, yung Jordan 1 Court Purple. Good.